Andito ang ating winning coach, of course, today. Coach Roger Gorayeb for a change. Tatlong sets lang siya ngayon. Congrats, coach. Sa wakas. Kumusta ka, coach? Eto, na-stress sa mga batang to. Hindi ko malaman kung anong gustong larong gawin. Okay, to be fair, coach, ngayon, 3 sets lang. Natapos nila nung set number 3. Una, thoughts mo dito sa laban na to? Kasi syempre, una, cruising kayo eh. Set 1, set 2, okay. Pagdating ng set 3, nahabol. Pero natapos. As usual, ano, yung kasing first 2 sets, yun yung hinahanap ko na laro sa kanila ever since. Mm. Nung third set, lamang kami. Which is, ayun na naman yung nilalaro nila lately. Kahit 5-7 ang lamang namin na uubos. Mm. Ninenerbyo sila eh. Hindi ko alam bakit. Eh, binibigay ko naman sa kanila yung lahat ng kumpiyansa. Kaya nga sabi ko, ano eh, lumabas na yung daga. Hinahabol ng daga yung pusa. Coach, ikaw nga yung sumaspike dito. You see the frustration of Coach Roger. Lagi, yun ang aming Waterloo. Hindi ko alam sa kanila. Araw-araw naman kaming nagsiservice. Coach, ano nangyari dito? Hindi ko naman. Nagkarate chop ka ba dyan? Tapos... I think yung service error. Pinagdarasal ko na pumasok sana. Kasi yun ang laging may error sa amin. Si ama ka. Na hindi ko malaman. Meron siyang service papunta dito sa kaliwa, papunta sa kanan. Eh, last na naman. Mahirap palitan basta-basta kasi iba na yung ano diyan eh, iba na yung karakter ng bata eh. Gustong makabawi. Sige, bumawi ka na lang diyan sa serviceman lang. So binibindisyonan mo pala yung kinrosan ko sa pakinoon, pasok mo yung bola. Yung pala yan, sabi ko na eh, okay. Basbasan. Okay, sige, Coach Roger, pero bago natin i-transfer Egara. Ako, nung bumalik ka, nag-Final Four na ulit ang San Sebastian. Oo nga. Pakiramdam mo na you're back in the Final Four at mukhang magtutuloy-tuloy ito. Sana nga. Kasi matagal-tagal na rin. Hindi rin maganda naman yung naging kondisyon ng katawan ko. Ngayon nakabalik na ako. Sana makakuha pa ako ng mga player. Sana itong mga player na ito, mabigay ko sa kanila yung dapat nilang matutunan. Mm-hmm. Ma-absorb kaagad nila. Oo. Wag na next year, wag na bukas, wag na sa isang linggo. Ngayon na. Okay. Kara? Coach, sabi nga earlier, di ba, kakabalik nyo lang sa Final Four, pero na-recognize din natin na bata pa yung team. Ano yung, aside from quotable quotes, ano po yung mga words of wisdom na maihahatid mo sa kanila? Kasi first time nila makakapasok sa Final Four. Marami, ano? Kaya lang kasi pag sa camera kasi, sa akin nakafocus, pero hindi nila alam, yung mga bata, nangingiti na sa mga sinasabi ko. Kasi inabot mo naman yan, Kara, ng panahon mo sa Ateneo, di ba? Meron pa akong iba dun eh. Kaya lang, iba na yung volleyball ngayon, talagang lahat nandito. So, sa akin lang, masaya na ako sa na-achieve ng mga bata. Mm. But we can do better pa. Oh, okay. Diba? Wag na kaming mag-contente. Why not aim higher? Pero coach, sa experience mo sa Final Four, and those are years of championships sa NCAA, iba't ibang liga. Mm. Usually, ano yung nag-shift sa inyo? Siyempre, tapos na elimination round, ano agad yung mag-iiba din sa training nyo? Papunta dun sa ang next ngayon, game nyo? Talagang sobrang intense yung training namin. Eh. Mas mabilis. Kasi iba na yung magiging laro. Siyempre, lahat naman gustong manalo na. Gusto rin namin makapunta dun sa taas. Kaya kailangan mag-double time kami, mag-extra effort. Kasi makikita mo naman kanina, yung ihahakbang na lang, hindi pa na ihahakbang. Nababagsak patuloy yung bola. Yun, yung mga bagay na gano'n, to make them faster in 1 week. Sana. In 1 week. Coach, hindi naman humirap yung training dahil pinaparasama mo siya. Hindi naman. Hindi naman. Wala. Okay. Actually, sa totoo lang kahapon, wala. Ah, chill lang. Wala. Chill lang. Ano pang magagawa ko? Sabi ko nga sa kanya na ibigay ko na sa inyo lahat, na ituro ko na lahat. Panahon na para kayo naman ang kumilos. Nagulat nga ako, first 2 sets, ganun. Nakaupo nga lang ako eh, kasi lamang, yun yung laro na hinahanap ko sa kanila. Na ikaw din, relax lang. Chill lang. Kaya lang, ito na naman, grabe. Ang laki nun lamang, hinabol na naman kami. Sabi ko nga, di ba? Cancer ang sakit ko eh. Hindi naman, baka sa stress ako mamatay. Kara? Well, kanina naman, sinabi ni Rayan sa amin, coach, na ang goal talaga nila is championship. So, yun nga, meron pa namang 1 week na mag-prepare and hopefully mapakita nga nila yung ganyang laro dapat ulit. Dapat lang, kasi nandyan na kami sa point na nananalo kami, pumasok kami. Ano pa? What else do we need? Di,
talagang yung kanilang karakter has to change talaga. Kailangan championship spirit sila. Okay. Coach, konting kwento. Kasi ang ganda ng pinakita ni Kat Santos. Sinasabi namin, maybe the front runner for Rookie of the Year might be for MVP dahil pumasok sila dito sa Final Four. Ano bang kwento dito ni Kat? Talagang, anay, parang veterano galawan eh. Sikat kasi nung ma-recruit ko yan, mag-grade 12 pa lang, sabi ko, babalikan. Pero nakuha siya ng iba. May kumuha pala sa kanya. Hindi ko na lang babanggitin. Okay. Tapos nagulat ako, nung kinamusta ko, bumalik pala siya sa Bulacan. And then wala na siyang balak maglaro sa Manila. Sabi nung isang coach na kaibigan ko doon, Roger, kausapin mo na. Dito gustong mag-enroll na lang sa probinsya, sa BSU. Okay. So binalikan ko yung bata. Na-convince ko naman uli sila. Actually, nung una, maliit si Kat eh. Bala ko ngang gawing libero. Oo, kasi maliit siya. Nagulat ako nung pagbalik ko. Tumangkad na si... Tumangkad medyo nagkaroon ng katawan. Kaya lang, chubby-chubby. Okay. Kaya, eto, hopefully yung bata, no, yung nakukuha niyang mga accolades, yung mga papuri sa kanya. Huwag sanang... Mag-iba yung ugali ng bata. Kaya sabi ko, kahit lumobo yung ulo nyo, basta yung paa nyo nakasayad sa lupa. Mm. Huwag kayong tangayin ng ulo nyo. Huwag kayong maniniwala sa kung sino-sinong mag-a-add sa inyo sa Facebook. Alam mo, mga bata ngayon eh. Hala, oo nga. Social media nila. Diyan mo na makikita lahat yung mga gustong makipagkaibigan na hindi naman dapat. So, trying to control her based on my years of experience sa ganyan mula sa Ateneo. Alam ni Bea lahat yan kung paano namin kontrolin. Nung panahon ni Kara, may Facebook na nun. Oo. Grabe. Hindi, ako pinagtatawa na nila. Sorry. Kasi, kina-confirm ko lang. May Facebook na sila. Friendster pa ako. Pinagtatawa na nila. Hindi naman kasi ako ma-social media. May testimonial pa, ganyan. Oo, marami. Tsaka, ako, Diyos ko, marami akong ginawa doon na sa mga nanggugulo sa kanila nung... diba? Oh, ever the defensive coach. Oo. Yes. Diba? Mga stalker doon na kumukuha ng picture. Pinagsasabihan ni coach yung mga ganyan. Ayan yung mga ayaw niyang mangyari sa team niya, especially mga bata pa. Correct. So ngayon pa lang nagbe-build up na yung fan base nila. Mm. So, dapat ngayon pa lang. Lalo na yan, si Kat, medyo promising yung kanyang career sa volleyball player. Kasi lakas pa mga coach eh. Actually, nahihinaan pa ako eh. Kasi na pinipigil niya yung palo niya. So, paluin mo ng todo. Sabi ko, huwag mong pabaya. Kaya minsan sa sideline, kinakausap ko siya dito sa side. Sabi ko, paluin mo. Huwag mong pipigilan. Ganun din eh. Papaluin mo ng malakas. Nahiya pa. Okay. Pero ang ganda nung story ni Kat. Kasi siyempre, nasa probinsya na. Pero inugot mo, talagang pinilit mo. At saka ngayon, tinan mo, breakout season. Napakaganda ng exposure niya. Number one scorer of the season. Number one scorer. Sige, Coach Roger.